Guys, for today's video, isang online lending app na puro fees na lang. So, di ba, sa mga online lending apps na nare-review na natin, yung mga maraming kaltas, well, napaka-simple lang yung sinasabi nila dyan, mga tipong processing fee. Mga ganun lang, di ba? Yun yung mga kadalasan na nilalagay nilang tawag sa kaltas nila. Itong online lending app na to, eh well, hindi ko alam kung anong iba't ibang fee yung gusto niyang ilagay. At nahiya pa siyang maglagay ng interest. Tulad ng account management fee, platform service fee, risk fee, credit fee. Yan ba yan? Ano yun? Parang saan hinugot yung mga pangalan na yan at mga fee na yan? Eh well, kung gusto nyo malaman yan, lending app na yan, kung ano yan, kung mag-go ba kayo dyan or iwasan nyo yan, eh well, pag-usapan natin si Peso here. So samahan nyo ako, sit back and let's discuss. Come right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, Michelle, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so first and foremost, hindi po ako financial advisor, but common sense po ang pinapairal ko dito. Katulad na lang ng pag-review natin dito sa isang online lending app na to. And mind you guys, hindi ko po yung tuturuan manghiram dyan, but titingnan natin yung facts and reviews ng mga customer about this online lending app. So check po muna natin kung meron silang website. Ito, meron po silang website. So unang criteria natin, itong website ba nila ay one pager website, meaning isang page lang. Tingnan natin. So max loan down is 10,000 pesos, loan length ay 91 to 360 days. And sa Google Play Store lang siya ma-download. Yeah. Uy, may login daw, may submit loan. Sige, click nga natin login. Wala po. Hindi po siya napipindot. Submit loan. Wala rin po. Fill information. Wala rin po. Loan arrives. Ano loan arrives? Wala rin po. Okay, balik tayo dito sa tatlong dot. About us. One pager website. So since one pager website na siya, tingnan natin dito kung kanino galing to. Super Space PH Lending Incorporated. Super Space. Then, ito yung registration number niya. So, Peso here. Ito po siya. Super Space PH Lending Incorporated. So, far, so good. Legit naman daw sabi ni SEC. So, yan na. Verify na natin with SEC. Now, ang kailangan natin puntahan is the app itself sa Google Play Store. Ito, Peso here. Check natin to. Yan. Get loans from Peso here now. Loan amount is 3,500 to 15,000 pesos. Free to apply. Talaga ba? Free to apply. Tapos, sabi nyo, may mga fees. Platform fee. Ano? To apply. Easy steps to get loan. Simple to apply. Submitted anytime. Oh, yun lang. Basically, yun lang. So, about this app, loan amount daw niya ay minimum ng 3,000 and then maximum ng 15,000. So, may mga disconnect, no? Loan term niya ay 91 days to 180 days. Minimum repayment term is over 91 days. Yun daw yung minimum niya. APR is 10 to 20. Talaga ba? Ako pa pinagloloko nyo. Hindi nila kayo magsabi ng totoo. 10% to 20% service fee. 3% to 12% one-time deduction when disbursement. Okay, so wala na. A friend sent me this screenshot ng Peso loan application niya. So, ang sabi dito, marami daw VIP something. Tapos, ang nakuha daw niya ay 3,500 na loan. Pero, ang loan tenure lang daw niya ay 7 days. Sa 3,500, ang kaltas daw dyan ay 1,500. Tinatawag nila itong management fee. Okay, so kung i-calculate natin to, 3,500 minus 1,500, that's 2,000 pesos na lang. Kung gagamitin natin yung 2,000 as the principal, 1,500 divided by 2,000, 75% for 7 days divided by 7, nasa 10.71% per day, multiply natin by 365 days, nasa 3,911% for the APR versus the 10 to 20% na sinasabi niya as an APR. Kasi 7 days lang eh, yun na nga, pinapakita na nga sa app mismo na 7 days. Okay, kung gagamitin naman natin yung principal amount na 3,500, ganun din naman malaki din, tingnan natin. 1,500 divided by 3,500, 42.86%, divide natin yan by 7 days, nasa 6.12%, i-multiply natin by 365 days, 2,235% ang APR. Ito, ginamit na natin yung fax mismo dito sa app. So, hindi siya, ano guys ha, yung first 7 days, babayaran mo na lahat, tapos meron pang remaining days. Hindi ganun yung pinakita dito. Pinakita dito, 7 days lang talaga. So, lumalabas na, parang nagsisinungaling talaga. Sinungaling sila sa APR nilang 10 to 20%. Kasi, hindi yun nakalagay dito sa screenshot
ng kanilang app, yung in-offer nila. Yan, hindi yan, di ba? So, okay, ito na yon. Ito na yung nakakainis. Okay, yung management fee na 1,500, alam niyo ba kung ano yan? Ito yung management fee daw nila. Interest, 25 pesos. O, nahiya pa kayo, 25 pesos lang ang interest. Account management fee, 260 pesos. Platform fee, 370 pesos. Risk fee, 370 pesos. And credit fee, 475 pesos. Sana man lang in-explain nyo din kung ano ibig sabihin ng mga yan. Kung ayaw nyo mag-explain, tama ng management fee or service fee siguro. And alam na ng mga tao kung ano yun. Ang alam naman ng mga tao na hihiram is, ang laki ng kaltas nyo. Pero dahil sinabi nyo kung para saan yung kaltas, eh sana nagbigay din kayo ng explanation. So given na yan ang calculation natin, makikita natin si peso here dito sa listahan ng mga online lending apps natin. Again, and again, and again, huwag po kayong kumiram sa may matataas na interest. Diba? Doon po tayo sa subok na. Check po natin lastly yung ano nila, ratings nila. So sabi dito, 1026, the loan amount is high. However, they will call you and text you in a rude manner or napakabastos ng agent nila, lalo na si Judith Salamanca. Naniniwala ba kayo na Judith Salamanca talaga ng pangalan yan? Malamang imbento lang din ang pangalan na binibigay sa atin dyan eh. She will harass you tapos i-send pa picture mo sa Gmail mo and will say offensive words. Very unprofessional. Bungad pa lang, ano na kagad? Harassment. First online loan, you are just inquiring, then suddenly they will credit 3,500, then suddenly they will only send you 2,000. I guess ano to? Sinasabi niya dito na ang loan application niya ay 3,500, pero 2,000 lang din ang ibibigay sa kanya. Yun siguro yun. And then may harassment. So, not recommended. Ilang oras pa lang kayo madelay magbayad. Grabe na harassment nila. Huwag na natin bigyan ng masyadong airtime itong si Peso here dito. I believe you get the gist na itong online lending app na to. Decision nyo pa rin kung mag-go through kayo. But for me, I'm giving you the facts na nag-gather natin sa internet and chineer sa akin. So, for our question of the day, yung mga collection agents na yan, na mga rude, nangaharas, sa tingin nyo ba, ibibigay nila talaga yung buo at totoong pangalan nila sa atin? O imbento lang nila yon? At sa tingin nyo bakit? Well, sulat niya sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay ArcZelang451. Sabi niya, thank you sir, buti napanood ko to. At ArcZelang451, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala na problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa binang subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!